Yan na ako nabubuhay. Yan na ako nagkaroon ng pamilya. Diyan sa trabaho na yan, nagkukuha ng balas. Kung maghinto ako, sana kung magkukuha ng panghanap buhay namin. Hanggang buhay pa ako, hanggang dito kami, ito lang ang panghanap buhay namin. The Islamic call to prayer shatters the early morning silence in the village of Bakaka on the fringes of Davao City. Devout Muslims, Edgar Panasilan and his wife Merle, wake up early to heed the call. Dito po ang kape namin sa loob ng nagluluto. For as long as Edgar can remember, they lived in abject poverty. Ito lang po ang kape namin. Isa pong kape, apat lang po kami maghati-hati. In poor families like theirs, everything is shared. Ito mga anak po, malakas mag-inom yun. Mas konti lang po ang may kaya ng mga Muslim dito sa amin. Kadalasan po ay mahirap talaga. Kapos po kami sa panghanap buhay. Pagkakainin nila mo ngayon. Ano ba? Yung binulot namin doon sa kabila, yung mais. Ito ang hintay nila ngayon. Kumaluto na. Kahit sira-sira na ito, ito hindi ito pa na matigas na. Pero makain man niya po ito kapag sinuluto. Magkuha muna pang damit. As the second call to prayer blasts from the megaphone of the nearby mosque, Edgar starts to prepare. Wala lang sinasandalan ko kundi ang Panginoon lang. Pagkagising ko ng umaga, sabi ko sa God na sana pagtapos ko magsimba, mayroon naman akong mahahawakan na kahit kunti lang pagsusubok na yung pagkain pagkahaponan o umagahan. Pasok po. Samiallahu liman hamidah. Bawat pagsamba namin ay hinihingi ko lang na walang mangyayari sa aking mga anak. Walang trahedya ba? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salman? Salma? Break ko, no? Edgar wakes up the rest of his children. Mabalikaw. There is much to do before he leaves for work that morning. Pag-inom na ng kape. Magluto ako ng mais. Ay, kadag, ah. Mais kan, mais. Mais kan, di ko sa magkan. Kamatan sinila sa matka kamilikian. Kamatan tubig man sa galon man, mi. The sun is slowly coming out. For Edgar, breakfast can wait. He needs to head to shore while the tide is at its lowest. Edgar's friend Ismail is already on the boat waiting for him. Sa kanila po yung may-ari doon, inaarkilahan po ito. The rented boat has a hole. As Edgar steers, Ismail continues to bail water up. They need the early start to take advantage of the calm waters of the Davao River. Hindi, malo yung tumamaya. Kasi ito, naglaki man ang dagat ngayon. Edgar says this dive will be a challenge. The river is swollen from the heavy rains these past few days. Wamari, wali.
some other boat has beaten them to the spot. Oh, magsisisib ng balas yan. More and more, it's getting quite difficult to look for diving spots. Years of quarrying have carved out the belly of the river, stripping the river of its precious resource, sand. Hinahanap namin yung balas, yung kalaliman niya. Kung walang laman, mag-alis kami. Ismael hits the mother lode in this area. Oh, buangin dito. They have to hurry. The presence of two boats in the same area would attract the attention of the others. Pretty soon, they would be in competition with other divers for the precious commodity at the bottom of the river. The depth of the water in these parts is about 10 feet. It's a long way down. Edgar stays for 10 seconds at a time underwater before emerging with his bucket of sand. Ganito may kahoy. Kapalito nga, ano? Kung may kahoy. Napakatigas. Oh. Edgar stays on the surface only long enough to take a breath before diving back into the water. Underneath the surface, it is pitch black. The murky water is crammed with debris. May mga basura, mga TBC, anong batulya, saka yung mga pantalon, yung bumpers. It is amazing how divers like Edgar could find their way around. But sometimes, garbage isn't all that's in the water. Sabi na, puntahan mo daw sa ilalim. Ano ba yun? Nagpunta ako sa ilalim, sabi ko may tao sa loob, patay. Kaya kinuha ko yung patay, dinala ko sa taas ng bangka. Mga baho na, lalunod sa ilog. Ismael joins Edgar. They alternately dive for the sand, synchronizing their movement, carefully swimming on top of each other, and hauling some 20 kilos of sand up to the surface and into the boat. Yung hinga namin, napakahirap magkuhan pa ng labas, panghinga namin ng... Edgar was only 17 years old when he first tried this dangerous work. Yung anong tawag yun? Yung sipon? Lalabas dito. First time kong magsisib. Tapos naghawak ko ng kabo. Hindi ako marunong doon. Pero sinabi ng kasama ko, sige, mag-practice ka. Matuto ka rin. Now he goes out 2 to 3 times a day, 6 days a week. Galing sa itaas, magagaling pa ka, paakot ka pa, at saka mabigat pa yung kabo na alsahin mo. Ang pinamakamahirap, yung malaking ilog. Ha? Other boats start showing up in their spot. Edgar hurries. Kasi pabilisan mo ito dahil maunahan kami sa ibang bangka. Dami ng bangka, ah. Further downriver, more boats are anchored at a different spot. The divers are hard at work. This boat is already heavy with sand. They must have been diving since the wee hours of the morning. Edgar is at it again, diving for sand at the bottom of the river, paying no attention to the perils lurking in the deep. Edgar lost his left eye and his ear has been damaged by 25 years of diving for riverbed sand. Nasisira man ito. dahil sa tubig, sa lalim ng tubig. Quarrying for riverbed sand in a mighty Davao River is a dangerous business. Marami nang namamatay yan. Maubusan ng hininga, hindi na maka
hindi na makaakyat. Yung iba nakapasok doon sa hagdanan, hindi na makagalaw. Edgar himself has fallen victim to its many perils too many times. Ito, nabutas ito ng bildo. Buti ito, malaki ito dito yang dito. Dinala ko po sa hospital. Tapos wala akong pera ipang bayad. Kaya ginagrising na nila dito pa. Oh. Ang nakatama po ito, pag ganun nakin, mayroong pang alam rin na ganun sa ilalim. Ito. Ito na kuwan sa bangka yung pagkuwan ko. Ito. Nasisi ito, tinahi ito. At saka ito, ito. Na tamaan ng kahoy sa ilalim. Malaking kahoy na ganun siya. Sinabi ko sa kaibigan ko na birahin mo. Sabi niyang kasama ko, hindi, wag. Ako na lang ang nagbira. Ganun ko din. Edgar lost his left eye and his ear has been damaged by 25 years of diving for riverbed sand. Kung hindi maglapit yung tao sa akin, hindi ako makarinig. Bakit po? Nasisira man ito. dahil sa tubig, sa lalim ng tubig. Paano po? Sabi ng doktor, nagbigay daw yung salamin dito sa loob. After over an hour of hard labor, their boat is filled with sand. Edgar and Ismael decide to go ashore. Kapag maulay kami, mag-iwiting kami. Kayo rin ba mag-discarga? Hindi. Hindi, meron. Ito. Dalawa sila. Dalawa. Malayan din kami. Sama kayo na lang para sa inyo lahat ng hindi. Sama-sama man dito. Sila dapat ang para may kapira din sila. Now the wait begins. Edgar hopes a truck would come soon to buy the sand. The riverbed sand quarried from Davao River is used for the construction boom now happening in Davao City. Para sa mga bahay, tatayo ng hollow block. Gawa sila ng hollow block para sa construction yun. Yung mga hauler ng mga truck, sila mismo ang magkukuha diyan sa bibilihin nila sa yung nagkukuha ng balas. Sige po. Ibaya ang bibirahin niya. What's his mind? Edgar eagerly inquires if the truck that just arrived will purchase their sand. If they are lucky, it would mean an immediate 400 peso payoff for their work that morning. Apino? Ano po? Yung last na kwan, yung pino na balas ang kukunin. But so far, luck is not on their side. Hindi yun sa amin, chicken glass man yun. The quarry operations and cost of sand in Bakaka are unregulated, except for a 150 peso tariff per truck of sand that goes to a local government agency. No one interferes with the business of sand quarrying in the village. Ito ang pamahaw ko. Edgar admits divers often resort to lowballing just so the buyers would take their sand. They usually end up earning less than it would cost to buy a kilo of rice. But even that is better than nothing. Boiled corn has been their breakfast for several days now. Even one-year-old Sahi is showing his distaste for the unsavory crop. Edgar goes out again, this time in search of food for his family. Yung may-ari ng kuan, bigas, yun ang may-ari ng bangka. Boat owners are the wealthier people in the village. Wooden boats like the one Edgar rents cost 35,000 pesos. The metal ones could go up to 100,000 pesos. Money beyond Edgar's wildest dreams. Yung mahal yung bangka, hindi kayo makapagbili. So yung kahoy, hanggang 2 taon lang yan, masira na. Oh, pero yung bakal, ay aabot yan ng habang buhay yan. Patama pa kitang bagas. Sila. Tungga kilo, guys. Ay, 2 gait, auto nga. 2 gait, auto nga. May malaking mahaba na ba
alis pa ni, ano, ni Mang Edgar dito? Mayroon din. Ang utang niya, 234. Madagdagan pa ngayon. Dalawat kalahati na bigas at saka isang bulad. Edgar can no longer remember a time when he was not swimming in debt. Ang pinakamalaki namin na utang, mga 1,000 lang po. Apat na buwan po bago namin nasahuli. Tinitiis lang namin. Pinupuntahan pa kami dito. Bakit? Hindi kayo magbayad ng utang? Sabi ko, magbayad mo kami ng utang. Hanggang natapos yun. Sabi ko, yung sinasayang namin, isang kilo. Media lang yan. Basta yung kalahati ng tira namin, ihat, bigay namin sa kanila. Yung mga anak ko, ayaw pa niya matutunan na mag-uutang. Kung magtakbo ka na panghabang buhay, makakahiya. Kasi yung utang, pagpalit mo yung pag-ano mo dito, pagtira na mabuti dito, walang ano, gulo. Edgar and his wife fully understand the power of a good name. Dapat talaga bayaran yung utang kasi kinain mo yun eh. Mahirap talaga magtakbo ka ng utang, kakahiya. Amsa, pagtanong ko na, Amsa. Merle picks some vegetables from a neighbor's garden. This will do for lunch. She knows it's not too tasty, but it's nutritious, and best of all, it's free. Meanwhile, Edgar and Ismael are back at work. It's almost afternoon, and the tide is coming in. This is harder than their morning dive. As they return to shore, two trucks loaded with 4,500 kilograms of sand each are about to leave. The whole stretch of the shore is still packed with boats unloading their newly quarried sand. Edgar hopes that the demand would exceed the supply. The sand cannot sit on the shores overnight. Kung maglaki ang ilog, ma-wash out din. Noong isang linggo, may isang truck kami na wash out. It's a fickle business, quarrying for riverbed sand. Edgar wants out. If only he had a choice. One day, an opportunity came to work in a world beyond the village in which he lived. Para magtrabaho po ng ano, ng mason at saka labor ganun. Kuan Hong Kong, Brunei at saka Riyadh, Dammam, Jeddah. Iwanan ko itong kuan, napunta ko ng Manila. Another more pressing concern is keeping the couple up at night. They are being forced out of the house. Salman, Salman. Kailan daw? Agad-agad. Tinatalingan po kami ng apat na buwan po o kalahating taon lang po. Getting that job overseas would have made a world of difference to the life that they have now. Ang pinangako niya sa amin na magtatrabaho daw kami sa ibang bansa kahit saan. Yung agency man ang nagsabi na maraming recruiting na ibang-ibang lugar. But it was not meant to be. Kinuha lang aming pera. Ay wala nang yung recruiter, umalis na. Hanggang na wala kami ng gana, kaya ngayon umuwi na kami. With a whole family depending on Edgar's meager earnings from the quarry, money is often tight. They have trouble even putting food on the table every single day. Merle tries her best to make do with what little Edgar provides. Naghiwa-iwa ko kasi marami sila para at least pagkaluto. Ano na? Kanon tabaso, kamaan tubig. Mama, Wen sila tali.
Tara ka. This is the family's first decent meal today. Ito, lagyan mo lang ng sabaw na kuhan, tubig. Kahit kunti. Pwede rin sa mga bata. Basta may sabaw. Napangulang sa pagmasili. But what little food Merle served ends up on the floor. Merle doesn't mind the daily struggles. Kasi wala rin kayong magagawa kung hindi kayong magsaya, kung mag-aaway lang kami, na wala rin. Mabuti pa ang kahit wala, parang ano, masaya na rin. Parang tubig. Naubos na. But she feels for her six growing children. May makikita sila sa kaibigan nila na nagbili ng bagong mga damit. Siyempre, pag-uwi niyan, magsalita o sa mama, nag-ano yung kaibigan ko may binili. Sana magbili ka naman sa akin ng ganyan. Paano ko naman maibibili? At sa tugon. Worrying about being able to provide for her children's daily needs has given Merle many sleepless nights. Masakit kasi. Para bang magtingin ka sa kanila na malungkot, siyempre parang feel mo rin na masasaktan ka rin. Pagpalabaro. Lately, another more pressing concern is keeping the couple up at night. Na nagpunta dito ang may-ari, tapos kanila daw ito. Sabi ko, hindi mo naman sa amin kasi hindi naman walang titulo at saka itong bahay, hindi naman sa amin. So, alis kami. Kailan daw po kayo aalis? Tinatalingan po kami ng apat na buwan po o kalahating taon lang. Merle has no idea where the family would be at the end of 6 months. Kasi kahit ano, hindi ka na makatipon, kahit pa ng kunti lang, wala kang may tatago. Tara. It's getting late. Still, no truck has come for their sand. Edgar has to look for other means to provide dinner. Pag kukuha yan po ng ano, isda at saka pasayan po. Sulaiman! Sheesh! Sulaiman! Anak ko yun. Huh? Edgar scolds his son for swimming in the river. Delikado yan. Edgar fishes along the banks. Sana mo yaten. Ito ang... But the river doesn't have much to give. Ito ang paunlam namin. Kapag malaki ang ilog, ay yung parang putik na maaanod, marami sila. Pero kung ganito, kunti-kunti lang sila. Ito po ang aming pangulam. It is not enough. Ito. Hamsa! Agadat ko. Edgar badly needs to sell their sand. May! Danda! Danda ka na ito, Agi. This is a usual sight in Bakaka in the afternoon. Divers huddled near the river waiting for trucks to come. Something that would spell the difference between a meager dinner or sleeping on an empty stomach. Finally, a truck has come to buy their sand. 400 po ito. Itong 200 po ay babayad po namin sa renta ng bangka at saka ng nagdidiskarga po. Kaya sa amin na po ay 100 lang po ang mga tatlong oras lang po. It's not the highest paying job, but it is the only job available around these parts. The rewards certainly do not compensate for the risks. Madalas man ako magsasabi ko na maghihinto talaga ako dahil isa, iniisip ko na yung mata ko nasira sa ilog. Paano kung kanan ko namang mata ang masisira sa ilog? Diving for sand at the bottom of the Davao River has provided a vital source of income to the people of Bakaka for decades. For a few enterprising residents, it has become a path to prosperity. But for the likes of Edgar,
It seems to ensure they will remain locked in poverty for years to come. Edgar would rather be anywhere else in the world than at the bottom of the river. But for his wife and children, he will keep on diving and digging for the precious riverbed sand for as long as he can.